puntahan na po natin yung puntahan na po natin yung issue. Kanina, di ba? Natatandaan nyo, mga kaibigan. Matatandaan nyo na ito pong mga kandidatong sina Senator Ping Lacson, Mayor Isko, Secretary Bert Gonzales ay nag-press con po sila. Ano? may galit dito. May nagwawala dito. Anyway, nabasa ko lang, na-distract tuloy ako. May nagsabi kasi tarantado ako. Na-distract tuloy ako. Baka yung mga natataranta, yun yung, di ba? Anyway, nag-press ko po sila. Ang sinabi nila, hindi sila trust. At nagkaisa po sila labang kay Leni Robredo. At least, meron pong natuwa, may nagawa ang unity si VP Leni, na unify po niya yung mga, well, supposedly mga nasa opposition laban sa kanya. Ganun po nangyari, ano, mga kaibigan. Ganun po nangyari. Pero meron pong hiwalay na statement itong si Isko doon po sa mga kabubukas lang nung kanilang mga Facebook. I'm sure napanood niyo na rin po ito. Ano, mga kaibigan? Pero panoorin uli natin. Ito po yung ABS-CBN po yan. Ito po yung PubMed nila. Sabi po ni Isko, solong lakad ni Isko to, hindi ito call ng ibang kandidato. Kay Isko to, I am calling for Leni Robredo. I am calling for Leni Robredo to withdraw. Kasi whatever you're doing is not effective against the Marcos. Withdraw. Come and join us. Yan po yung sinabi po ni Isko. O sige, punta natin TikTok. Alam niyo naman ako, natututo na ako ngayon mag-TikTok eh. And dito po yun. Fredo keeps on claiming, I don't know to them, but to us, no, sa amin, ano sabi nila, take the supreme sacrifice. And I think you know it also. Now, kung meron mang supreme sacrifice, Marlon, yung number two should do and start initiating the supreme sacrifice. Let Leni withdraw. Withdraw me. That's the supreme. If you love your country, kasi sila, ang laban lang naman nila, laban lang kay Marcos. Di ba sinabi naman niya yan? Kaya siya tumakbo, gusto lang niyang labanan si Marcos. Senator Ping, tumakbo kasi may o-offer siyang services. Yung galing niya at husay niya sa haba ng panahon ng paglilingkod niya. Ganon din si Secretary Norberto Gonzales. Ganon din si Manny Pacquiao. At ganon din po ako. May inaalay kaming trabaho. May inaalay kaming solusyon. Pero very clear, let me remind each and every one of you, VP Leni said so many times, many, many times, and the Yellows said so many, many times, not to Marcos, not to Marcos, not again. Not, never again. So it's always about the Marcos. It's not about you. Then, it seems there are only 3 weeks remaining, more or less, hindi naging effective yung laban nila. Kasi nga,
personal. Higantihan, away lang. Now, I am calling for Leni to withdraw. Kasi whatever you're doing is not effective against the Marcos. Withdraw, come and join us. Yun po yung sinabi ni Mayor Isko. Pero wala akong narinig na pagsang-ayon dyan kina Senator Ping Lacson. Nagulat ako somehow. Parang ang dating nito sa akin, si Yorme nagagalit kay kila Leni dahil pinapa-atras siya. Ngayon, siya naman nagyayari kay Bibi Leni na umatras. Pambihirang pati. So, alam nyo, magugustuhan nyo po ba na itong pangyayaring ito, na ikaw ayaw mong pinapa-atras ka, ngayon ikaw naman magpapa-atras? Ako, in fairness kay VP Leni, kung gusto niya magpatuloy, ituloy din. Hindi yung atras-atras. Anyway, nagpapatuloy po tayo. Galit na galit yung mga kakamping nun sa ginawa ng mga nag-presscon. Lahat ng klase ng panlalait, inabot nito sila Isko, sila Ping, Gonzales, ayan, banat kayo ngayon kay doon sa nag-presscon. Yan kasi ang napalaan nyo, kung nag-usap-usap kayo nung umpisa, nung nag-umpisa itong yung ating halalan, para September pa lang, nung nag-announce sila Ping Lacson. Si Ping Lacson, in fairness, nagyayaya siya ng nag-propose siya ng isang maganda, pero ayaw ninyo . Siguro hindi in-anticipate ng grupo ni VP Leni na aangat sila kahit papaano. Kasi magna-number 2 siya. Kasi kung confident sila noon na sila magiging medyo sila ang pinakamataas sa hanay ng mga bumubuntot kay BBM, baka pumayag siya sa proposal ni Ping Lacson. Ang ganda kasi ng proposal ni Ping Lacson . Ang proposal po ni Senator Ping noon pa, several months ago. Ito ha, tapo tayo ha. Ngayon, isa lang yung, wala pa yung Kiko Pangilinan, isa lang yung Vice President natin, Senate President Tito Soto lang ha. Tapos, at a certain point, may specific period, pagka kung sino ang nangunguna sa survey, yun na lang ang susuportahan ng mga nasa kwitan. Ang ganda kaya ng proposal na yun. Tapos, dinedman nyo . Kasi akala nyo, hindi kayo magna-number 2. Ayan, may kaloko-loko ng buhay. Patay. Patay kang bata ka. Mangyayari yan. Todas talaga . Kasi posibin mo, yung dapat ay magkasama-sama, sila yung nagbabanatan ngayon. Akalain mo, naging common enemy nitong mga kandidato, si VP Leni Robredo. Hindi po ba? Bihirang pati so. Well, anyway, kung ako naman kay VP Leni Robredo, huwag po kayong atras, Madam Vice President. Nanay Leni. Kung nakikinig po kayo sa akin, baka napag-iisipan nyo ngayon yan dahil sa... Siyempre, nakakalungkot lang kahit magtapang-tapangan ngayon sa sitwasyon ngayon. Medyo nakaka-demoralize din yung nangyari. Isip mo, nagkaisa yung opposition laban sa'yo. Hindi laban sa number 1, kundi laban sa number 2. Ang sakit nun. Dapat may mapagtanto kayo dun. Pero kung ako po tatanungin nyo, Nanay Leni, wag po kayong atras. Tuloy lang po laban, ma'am.
Basta, tuloy-tuloy lang po yan. Kung ano po yung naumpisa nyo, tuloy nyo lang po yan, nanay. Para, at saka sabihin nyo, walang dayaan sa halalan. No? Sabihin nyo rin yung sinabi nila, kung ano yung maging desisyon ng publiko ng taong bayan sa Maynay, tatanggapin ko at pag sino nanalo, susuportahan ko. Sabihin nyo po yun, nanay. Ayos po ba, nanay? Tapos magkaalaman din kung hanggang gaano karami talaga ang magiging boto ng mga kandidato ngayon. No? Sarap nung kape na to. Saan ba galing tong kape na to, Ate Heidi? Ah, ito ba yung binigay ni Ate Lani? Maki, ha? Si Ate Lani, California. Maki. Ayan, kaya ako, kaya binibigyan din ko ha, na ang nagko-call out kay Nanay Leni to withdraw, to do the supreme sacrifice, eh si Yorme lang, sapagkat mismo si Ping Lacson, ang sabi nga niya, yung arrogance has no place in a decent society. Kaya Nanay Leni, huwag po kayo mag-withdraw. Hindi po kayo, yung style ng mga bata nyo na pinag-withdraw yung kalaban, huwag yung gagayahin nyo. Ako, hindi rin ako sangayin doon sa withdraw-withdraw na yan. Nanay Leni, tuloy nyo lang po laban. Hanggang sa dulo po tayo. Nice. Diba? Para malaman natin kung gano'n talaga kayo kalakas. Saan totoo nun? Diba? Gano'n karami naging boto ni Nanay Leni nung 2016. O, di pa doon, malalaman nyo kung lahat ng bumoto sa inyo doon, di bumoto ulit sa inyo ngayon. Di ba? Maganda.